na sa di mailala. Tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwirang ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitay doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat ginalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria? Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth is alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ikawalong araw matapos ang Assumption, ginugunita po natin ngayon ang queenship naman ng mahal na Birheng Maria. Mauugat po natin sa 4th century ang pagpaparangal na ito sa mahal na Birhen nang tawagin siyang Queen ni Saint Ephrem, bagamat minarapat niyang tawagin siyang o tawagin ang kanyang sarili na handmaid of the Lord. Nagpatuloy na ito yung pagbibigay sa kanya ng titulong reyna magpahanggang sa ngayon. Kinikilala natin ang tatlong bagay tungkol sa kanya sa pagdiriwang nating ito ng pagkareyna niya. Una, ang malapit niyang papel kay Jesus sa pagtubos sa atin. Ikalawa, ang kalubusan ng kanyang kabanalan. At ang ikatlo po, ang kanyang pamamagitan para sa atin. Kung ang atin pong binasa ngayon ay yung readings of the day, maririnig natin yung tungkol kay Gideon. Gideon. Ganon din ang tingin niya sa kanyang sarili. Lowly, mababa. Ang tingin niya sa pamilya niya, ganon din, mababa, sa lipunan. At hindi rin nalalayo ang pareho nilang tingin sa isa't isa ng Mama Mary at ni Gideon. Pero ang pagkakatulad nila, pareho silang sinulyapan, natapulan ng sulyap at pagtatangi ng Diyos. Itong pabor na ibinigay sa kanila, ang nagtulak naman sa atin, natingalain sila sa kanilang kababaan. Hindi dahil lowly sila. Tinitingala natin sila sa kanilang kababaan, hindi dahil sa kanilang lowliness o pagiging mababa, kundi dahil itinangi sila ng Diyos at pinuspos ng grasya. Tunay nga pong may mga nauuna na mahuhuli at may mga mahuhuli, may mga nahuhuli na mauuna. Mahina man at maliit ang tingin natin at ng ating kapwa sa ating sarili, gaya ng mahal na Birheng Maria, tatanggap naman tayo ng confirmation sa humirang sa atin. Ang kinukumpirma niya ay ang patuloy na niyang ginagawa na hindi natin minsan nare-recognize, na sa ating kahinaan at kababaan, pinalalakas niya tayo at iniaangat sa nararapat nating dignidad bilang mga anak ng Diyos na ginawa niya sa kanyang hugis at wangis na lubos niyang kinalulugdan. Yun ang una. At pangalawa naman, na sa kalagayan nating ito ay ma-overcome din naman natin ang ating kahinaan. Makapagdulot ng kalakasan sa kapwa, pangatlo po. Una, makilala ang ating kahinaan at pinalalakas niya tayo. Ikalawa, sa ating kahinaan, ito rin mismo ang ating ginagamit para makaabot sa mahihina. Dahil heart speaks to heart. Mahirap makirelate sa napakalalakas kung ikaw ay mahina. Hindi pa man natin maabot ang fullness ng pagiging life-giving
gaya ng mahal na Birheng Maria, maaari rin tayong gumawa ng altar ng dambana sa ating mga puso at kalooban para panahanan ng ating Panginoon. Maaari nating lingapin sa dambanang ito ang kanyang presensya. Sa ganitong paraan natin ganap na maipagdiriwang ang biyayang ibinubuhos ng Diyos sa atin sa kabila ng kababaan at kahinaan. Dahil alam po nating hindi pa man tayo napupuno ng grasya, alam din nating gagawin din ng Diyos sa atin ang dati na niyang ginawa sa kanila. Tumugon lang po tayo ng may pananalig. Saan po ba natin hinuhugot ang pundasyong ito ng ating pananampalataya? Hindi po sa sarili-sarili nating mga adhika o desire na makapagsilbi. Yun pong tipong yoyoko ka lang, to fake it till you make it. Hindi po doon. Nanggagaling po ito sa umiiral na realidad. Objective reality po ito. Hindi po subjective na nanggagaling lang sa atin. Nang mapanustos na biyayang dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento at ng individual at sama-sama po nating pananalangin bilang iisang sambayanan maging ng mga nauna na sa atin. Manghina man po tayo at manlupaypay sa ating pananampalataya paminsan-minsan, palalakasin tayo ng pag-asang may sumasalo sa atin. Meron pong tinatawag na communion. Communion of saints. Nauna man sila, nananalangin din sila para sa atin. O kaya on our behalf. May sumasalo sa atin. May umaabot. At may dumadalangin para sa atin. At pag okay na tayo, naway hindi natin makalimutan yung sumalo, yung umabot at dumalangin sa atin. Makasalo rin nawa tayo. Makaabot din tayo at makadalangin para sa nagdaranas ng dinanas rin natin. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria at sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon sa tulong ng aming inang si Maria. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria,
Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kalwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus na ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa bundok,
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piling mo, sa piging kailanman, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.